guys, welcome back to my channel. Ngayon po ay pipili po muli kayo ng piyaw at kung ano po ang gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang piyaw po ay baby dragon, siya po ay money catcher and protection. Pumili na lamang po kayo kung ano po ang mga gusto po ninyong kulay at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ang video ito ay para po sa inyo. A little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Hinati ko na po sa apat ang ating tarot card. Ito po, pumili na lamang po kayo kung anong gusto pong iparating sa inyo ng ating tarot card. Ito po ay number 1, peach piyaw. Number 2, yellow piyaw. Number 3, black piyaw. And number 4, red piyaw. Pili na lamang po kayo kung ano pong gusto po nyo dyan at kung anong gustong iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin tong peach piyaw number 1. Sinasabi po ng ating tarot card na kasalukuyang kayong dumadanas sa inyo pong love life ng paghihirap at ganun din po sa pang-pinansyal. Isang bigla ang swerte po na darating po sa inyo na hindi nyo po inaasahan. Ngunit kayo po ay pinag-iingat sa isang babae na maaaring bago po niyong kakilala na maaaring magdala lamang po ng gulo sa inyong buhay. Ito po, justice, pag-aaway. At ito po ay maaaring ang simpleng problema ay lumala at ito po ay mahantong pa sa korte. Kaya mas mainam kung kayo po ay may bagong kakilalang babae ay i-ignore nyo na po siya. Kumbaga, wag na po kayong magpapasok ng ibang tao pa sa inyong buhay kasi po siya ay magdadala lamang ng gulo sa inyong pamilya. At lumalabas din dito na may isang batang makulit, ayan, na lagi siyang, kumbaga, lagi siyang nagiging sentro ng away, lumalabas din dito. Tapos may biglaan po kayong paparating na pera na hindi nyo po inaasahan. Pero sa kasulukuyan ay dumadanas po kayo ng paghihirap sa pera, sa pampinansyal at yun nga po, sama-sama na pati sama ng kalooban. Yun po yung kauna-unahang bunot natin ay lumalabas po ito. Huwag po kayong mag-alala dahil may biglaan po kayong paparating na pera na hindi nyo inaasahan. At yun nga, may sisingit, merong papampam na babae na manggugulo lamang po sa inyo na i-ignore nyo na siya pag may mga bagong pasok na saltang ganyan sa inyong pamilya. Huwag nyo po nang hayaan na pumasok pa siya dahil siya po ay magagawa lang ng gulo. Maging matatag sa mga pinagdadaanan mo sa ngayon. Ito, maaaring ang nakabunot ng number 2 ay may karamdaman at siya po ay naghihirap na sa kanyang karamdaman. At ang sinasabi dito, strength, kaya kailangan ka maging matatag sa mga pinagdadaanan mo sa buhay. Matatagpusan nyo rin ang mga pinagdadaanan yung paghihirap. Kumbaga'y pagdadaanan lamang yan. Kahit medyo tatagalan lang to ng konti. Ayan, kasi laging labas ng labas ang pera. Bagamat nagkaroon kayo ng pera, labas na naman kaagad. Isang lalaking mainitin ang ulo ang nakabunot po nito. Ayan. At maaaring ikaw ay may lakarin na papeles at medyo matatagal-tagal lang ka bago mo maayos ang papeles na ito. At ito ay may involve sa pananalapi. Ayan. Yan ang sinasabi ng ating number 2 tarot card. Ito naman po ay number 3, black piyaw.
Pagbabago. Yan. May isang lalaking mangingibig na maaaring matagpuan niya na ngayon ang kanyang forever. Siya po ay matagal ng searching ng kanyang forever, laging failed ng failed. Pero sa ngayon ay maaaring matagpuan niya na ang kanyang minamahal. Yan. Possible this year partnership. Nung mga nakaraang buwan, ikaw ay laging bigo. Yan. Isang babae, nakabunot naman ito, number 3, ay laging bigo sa kanyang love life. Yan, possible, matagpuan niya rin ang kanyang, yon bigla ang pagdating. Kung nung mga nakaraang buwan, ikaw ay broken-hearted, bago matapos ang taon nito, ay bigla mong makikilala ang maaari mo nang maging forever. Ayan, star, the star. Ikaw ay hindi masaya sa mga pinagdaanan mo kasalukuyan, lalo-lalo na sa love life, mga bad influence. Yan. Ikaw ay mag-iingat, may isang darating sa'yo na maaaring ito ay maging masamang ehemplo sa inyong mag-asawa at maaaring siya po ay biglaan po siyang darating at paparating na siya. Siya po ay maaaring maging gulo ng inyong pamilya. Ayan, the lovers. Or maaaring ang nakabunot nitong number 3 ay merong tinatagong sikreto na siya po ay merong maaaring meron siya mga sideline na iba. Sinasabi dito sa ating baraha na alisin mo na yan dahil yan ay isang gulo. Ayan po, oh. Maraming gulo. Magkakagulo po kayo kung halimbawa matutuklasan kung ano man ang iyong sikreto. Or kung halimbawa wala ka pa ngayong extra, paparating na. Ayan na siya. Oh. Paparating na at ito po ay i-ignore nyo na lamang kung may mga darating sa inyong mga masamang ehemplo. I-ignore nyo dahil pag-aaway po ito ng nagmamahalan. Ayan. Yan po ang number 3, Black Piaw. Number 4, Red Piaw. Kasalukuyan kang namumblema po ngayon sa pera. Yan. At may isang lalaki na nakabunot po nito na may isang magandang balita, lalo-lalo na po sa pang-pinansyal. Ito po ay hindi basta-basta pera. Ito po ay, kumbaga, maaaring ito'y biglaan na biglang pagbabago ng inyong buhay. At ito po ay malapit na, kumbaga, may biglaang swerteng darating po sa inyo. Bagamat sa ngayon ay away-away po ang inyong pamilya, minumungkahi po na ating baraha na tigilan niyo po yung ganyan dahil sinasabi po nito na may paparating ng biyaya sa inyo. Lagi-lagi nag-aaway ang pamilya kaya instead na dumating na kaagad ang biyaya ay lumalayo po siya dahil sa pag-aaway ng pamilya. Ayan. Yan. Kapag dumating na po ang perang ito, kapag hindi na po kayo nag-aaway-aaway lagi, ay pag-iisipan nyo po munang mabuti ang pagkakagastos po sa ninyo dahil maaaring ito ay dumaan lamang sa inyong mga kamay at pag-aaway na naman ng pamilya. Ayan, no, the couple lumabas, pag-aaway. Kaya po, bago nyo ilabas ang pera, ay maaaring pag-iisipan nyo po muna. The Emperor, ibig sabihin po nito, decision making sa pagdating ng pera. Kasi maaaring kapag hindi po kayo nag-budget ng tama or gumastos po agad kayo ng gumastos, in the end, away po yan ng pamilya. Yan, gulo. Problema again. Kasi po, pinapakita naman dito na may mga dumarating sa inyong pera, kaya lamang ay, kumbaga, maling paggastos lagi. Or halimbawa, napapagastos sa mga ibang ano na hindi naman siya ganun kailangan. Kaya in the end, away ng pamilya ang nangyayari sa inyo.
But kung decision making, nakalagay po dyan, pag-iisipan nyo mabuti kung ano po yung mga dapat gastusin, ay malaki po ang tsansa na mabago ang sitwasyon ng inyong pamumuhay. Basta po, minumungkahi dito na huwag po lagi away-away ang pamilya kasi nga po lumalayo ang swerte. Ayan po, lagi nag-aaway ang pamilya. Yan. Yan po ang pinararating ng ating tarot card. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!